Hi mga sis! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kung makikita nyo sa title, and yes, already monetized na ang aking channel. So ayun, syempre, hindi naman ganun kadali magpa-monetize ng channel. Syempre, meron ka muna nga abutin na requirements kay YouTube bago ma-monetize yung channel mo. So iyon, alam ko sa inyo, yung iba dyan eh, magre-react na bakit ang bilis, ganyan, but parang wala pa halos 1 year yung channel ko eh, na-monetize na agad. So, syempre kasi ako, naging busy ako. So, hindi ko talaga naasikaso yung channel ko. Parang, kumbaga, upload lang ako ng upload, pero hindi ko naasikaso yung pag-grow ng channel ko. So, si Papa kasi talaga, nag-aasikaso nun. And ako kasi, ayun, mag-vlog lang ako, mag-upload lang ako ng video. Then, ayun, okay na sa akin yung ganun. Kasi nga, naging busy din ako sa online class, tapos and then sa ibang ginagawa sa aking buhay. So, ayun, si Papa talaga nag-aasikaso ng channel ko. Siya yung nagpapaangat nung channel ko, kunwari sa subscribers. Then, yung community ko, ayan, siya talaga nagpapaangat nun. Sinasabi nila na manager ko talaga si Papa. Siya talaga yung taga-check ng pag-grow ng channel ko. And then, ayun, pinapakita niya na lang sa akin na, ayun, yung watch hour ko, tumataas. Yung subscribers ko, tumataas. Yun lang yung mga nagagawa ko noon na yun, nakikita ko na lang na tumataas nga, and then hindi ko na naipopost pa sa social media na ganito na yung naabot ko, ganito na yung subscribers ko, ganito na yung watch hour ko. So, wala, para sa akin, parang basta, ang mahalaga, ito na yun, ito na, andito na tayo sa stage na ganito, ba diba? Hindi na mahalaga kung ano pa yung mga yun. Syempre, alam ko naman din sa sarili ko na pinaghirapan talaga namin ni Papa para maabot yung gantong stage na monetize na yung channel ko. Sobrang supportive kasi ng Papa ko talaga, kaya tuwan-tuwa siya talaga. Hindi lang ako yung natutuwa sa amin, syempre mga family ko din, then yung mga relatives ko, mga friends ko, yung mga malalapit sa akin na sumusuporta sa akin. Ayun, tuwan-tuwa sila sa ganun, lalo na yung mga YouTube preni ko. Ayan, bago pa ako ma-monetize, that monetize na talaga yung channel ko noon Tuesday pa. Bigla kasing may isang video ko na nag-copyright claim, and then inayos ko siya. And then may napindot ako na parang agreement, then nag-proceed ako sa ganun. Then umulit siya sa apply now, and then in-apply ko siya ulit. And then buti na lang hindi ganun katagal ulit yung paghihintay ng email. Nung una ko kasi siyang in-apply, 3 days din yung inantay ko bago sila mag-email sa akin na monetize na nga ako. And then buti na lang kagabi, ayun, nag-email na agad si YouTube sa akin na iyon, monetize na. And then inon ko na yung mga vids ko for monetization para magka-ads na. Basta hindi ko alam kung ano sasabihin ko talaga, sobrang speechless ako. Then ang gusto ko lang talaga sa vid na to is magpasalamat sa inyo. Una-una sa lahat sa Lord, syempre, pinahintulot niya sa akin yung ganito na mag-YouTube ako. Alam ko plano niya to kasi kung hindi niya plano to, talagang mag-fail lahat ng to eh. Lagi ko yung pinagpe-pray sa Lord. Yung bang sa gantong age eh, gusto mo agad magkatrabaho, and at the same time, nag-aaral ka. So kaya ako, ganito yung ginawa ko. Ang motibo ko kasi talaga dito is mag-inspire ng ibang tao, and then bukod dun is yung makatulong ako sa family ko talaga. Huli na yung para sa akin eh. Kasi ayun, ang iniisip ko talaga yung maibalik ko sa Lord lahat ng blessings na binigay niya sa akin sa gantong paraan man lang. Ang sarap lang sa feeling na ganito. Kasi, ayun, sobrang gaan sa pakiramdam. Kasi makikita mo yung lahat ng paghihirap mo nun, diba? Nag-umpisa ka sa ganyan, and then ngayon makikita mo, unti-unti mo nang maabot yung pangarap mo, unti-unti nang na-unlock yung mga achievement mo sa buhay. Salamat din sa mga sumusuport sa akin, sa patuloy na panonood nyo sa mga vlogs ko. Kung hindi rin naman dahil sa inyo, eh hindi ko rin naman maabot to. Salamat din sa family ko, lalo kay Papa, kasi ang laki talagang paghihirap niya dito para sa channel ko. Nagpupuyat pa yan, lagi niyang sinasabi na mag-vlog na ako. Darating siya galing trabaho, tapos tatanungin niya ako, "Mag-vlog ka ba, anak?" Ganyan. Lagi niya ako tinatanong kung magba-vlog ba ako or hindi, ganyan. Tapos natutuwa siya kapag nagba-vlog ako, talagang
nakasupport siya doon. Pero syempre, yun, kila mama din, sa mga kapatid ko, talagang nakasuporta sila sa akin. Ayan, si kuya. Noona pa lang no, na mag-YouTube ako, eh, binilhan niya ako ring light. Ayan, sila ate, yung mga pinsan ko. Binibigyan nila ako ng pambili ng makeup, diba? Para lang makumpleto yung gamit ko. Alam mo yun, yung may kita mo na lahat sila nakasupport sa'yo. Ano pa yung dahilan mo para huminto sa ganito, diba? Alam niyo yan, nag-umpisa ako na gumamit ng expired na makeup para lang matuto, diba? Kinikwento ko yan sa inyo. Doon ako nag-umpisa. Sumunod nun, then nagkakapera ko na pa isa-isandaan, ganyan. 200 pesos, ganyan. Binibili ko sa Shopee. Yung kahit yung mga fake lang na makeup, para lang talaga masanay ako sa pagme-makeup. And then yun, yung mga makeup po talaga halos bigay lang kasi hindi ko naman talaga kayang bumili ng makeup. Ito na yung umpisa ng pagiging hardworking natin. Sabi pa nga sa akin ng kuya ko, kailangan namin mag-brainstorming para sa content na lang mga gagawin ko. O diba, apaka-supportive. Pre, gusto nila na magkaroon na ako ng content madalas sa mga small YouTuber din dyan. Kahit na konti lang yung nanonood dyan, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kahit konti lang yung viewers nyo, nag-umpisa rin naman ako sa ganyan. 100 lang yung viewers, di ba? Sa akin, okay lang kasi nag-uumpisa pa lang din naman ako eh. Kahit ngayon, nag-uumpisa pa lang din naman ako. Hindi naman basta-basta na kapag nag-YouTube ka eh, million na agad yung viewers mo and yung subscribers mo. Tsambahan lang talaga kung magba-viral yung ano, yung video na ginawa mo. Ganun lang naman sa industry ng pag-YouTube eh. Kailangan mo lang talaga pagtiyagaan, pagsipagan, i-motivate yung sarili mo. Ang dahilan kung bakit ako nag-YouTube din is si Ate Leticia talaga. So, Ate Leticia, kung mapapanood mo man to, kinikilig ako. So, ayun, si Ate Leticia talaga nag-motivate sa akin. Kasi nung mag-start yung ano, quarantine, yung lockdown, ayun, nung March lang din, napanood ko yung mga videos niya. Una nun, sa FB ko lang napanood. And then, hanggang sa natuntun ko yung YouTube channel niya. So ayun, ang galing naman ka ako. Ang galing mag-makeup. At the same time, yung pagiging artistic niya, 'di ba? Na-apply niya sa pag-makeup niya. Then yung mga diskarte niya, then kung paano siya mag-inspire and then mag-motivate ng ibang tao. Talagang sobrang hanga talaga ako kay Ate Leticia as in. So alam niya ng mga ano, mga close friends ko na dati hindi talaga ako nagme-makeup as in, hindi talaga. Then ayaw ko talagang mag-makeup noon. Parang sinasabi ko sa kanila na, ano ba yan? Parang ang daming patong naman ng pagme-makeup. Parang nakakairita sa mukha. Basta mga ganun sinasabi ko, talagang hate ko talagang makeup dati. So ayun talaga, sis, nung simulan na panood ko si Ate Leticia, nainganyo ko na why not nagawin ko naman, di ba? Why not na itry ko kaya din sa akin. Nakatulong siya dun sa mga ina-advise niya about sa paggawa ng ano ng mga content and then sa YouTube channel. Kapag naisip mo yung content na yun, gawin mo agad. Talagang huwag kang tatamarin. Tuloy lang. Kasi ayan na eh, pinasok mo na yung pag-YouTube eh. Yun talaga yung mga pinanghawakan ko nun na habang nag-uumpisa pa lang ako sa pag-YouTube ko, yun yung mga pinanghawakan ko na yung mga sinabi ni Ate Leticia. Kung susubukan nyo talaga, and then pagbubutihan nyo, talagang maabot mo yung mga gusto mong gawin para sa buhay mo, diba? So ayun, isa pa sa nakakatuwa kagabi, nung nalaman nila na may ads na yung mga vids ko, talagang piniplay nila, ayan, ng mga kamag-anak ko, tas hindi nila ini-skip yung ads talaga. Yun nga, para makatulong talaga sila sa akin. Gusto ko nga rin palang mag-thank you kay Ate Gora, kay Ate Abby, ayan, si Kuya Mark Basa, Kuya DJ RG, ayan, si Kuya Joshua, si Kuya Ernesto Flores, ayan, si Insan. Sobrang thank you po talaga rin sa inyo, sa mga support niyo sa akin. Thank you talaga sa inyong lahat kasi ang daming sumusuport talaga sa akin kung alam niyo lang. Ina-advise nila ako about sa channel ko, ayan, yung mga YouTube preni ko, ayan. Siyempre, thank you kay Lord and then thank you sa family ko, kay Papa, kay Kuya. Ayan, sa lahat ng kamag-anak ko, thank you sa inyo kasi pinapalakas talaga nila yung loob ko na yun talaga, dumadating din talaga sa time na parang tinatamad ako, lalo na naging busy ako sa online class. Then minsan kasi pinanghinaan din ako ng loob na magpatuloy. Pero still, ayan o, kita nyo naman, diba, andito na tayo sa stage na ganito. Dami talaga nagmo-motivate sa akin na magpatuloy pa din, ganyan, papalakas ng loob sa akin, ganyan. Looking forward ako sa mga
susunod na content ko, ayan, sa mga small YouTuber dyan na katulad ko. Huwag kayong panghihinaan ng loob kung konti man ng viewers nyo, ang subscribers nyo. Lahat naman na pinaghihirapan mo, may kita mo na lang na nag-grow, ayan. Talaga mapapalitan ng success yan sa buhay kung nagtsatsaga ka naman, di ba, kung sinisipagan mo naman. Huwag kayong susuko, huwag kayong ihinto kasi ayan, pinasok nyo na yung YouTube industry. Patuloy lang tayo mag-inspire and mag-motivate ng ibang tao. Diba, malay nyo, di ba, kung meron kayong viewers na nawawala na ng pag-asa, hindi napanood nila yung video nyo, ayun, na-inspired sila. So, di ba, nakatulong pa tayo sa ibang tao. So, that's it for today's video. Sana huwag nyo i-skip yung ads. Help nyo na rin ako sa ganung paraan, di ba? Na huwag nyo i-skip yung ads. So, thanks for watching. Bye!